bagong pamunuan ng Empress or ng Multimedia Press Society of the Philippines. Yan. Ito po yung organisasyon na kamakailan lang po ay nagtungo sa tanggapan ng ating pong kalihim ng pananalapi or ating Finance Secretary na si Secretary Ralph Recto. Yan, sa pamumuno po ng inyong lingkod, ako po Ambet Nabus, ang bagong hirang na pangulo dito pong regroup na samahan ng mga print journalists, TV workers, mga social media influencers at saka mga taga-academe na nagsama-sama uli po para po buuin namin at buhayin. Ito po yung ang pinagmagalingan din na dati po yung Empress. Ito po yung Entertainment Press Society of the Philippines na nakatutok lang before sa television and film sa pagbibigay ng mga awards. And nagsimula po kami noong 2004 at na-stop nga po ang pagbibigay po namin ng taunang parangal sa mga mauhusay ng mga personalidad at mga programa sa mundo ng telebisyon at pelikula noong 2014. So lumipas sa maraming panahon, marami kami miyembro na pumanaw na mayapa, yung iba nag-abroad, yung iba umalis na. Hanggang nito pong mga nakaraang dalawang taon, in 2022 nagsimula, at ako'y naging aktibo pa rin ako ng mga panahon na yon. Yun nga po na pag-usapan namin, na pagkasunduan namin, na mas palawakin namin yung sinasakop or yung coverage ng aming organisasyon. At this time, naging multimedia na nga po siya, nakarehistro sa SEC. Mayroon kami sariling TIN number, mayroon kami sariling bank account number. Kumbaga legit ang pagka-organisa po namin. At ang mga miyembro namin ay salang-sala ang mga isinali at mga bagong ni-recruit. Kaya po kami naging masalawa kasi bukod po sa mundo ng TV, print at film, isinama na po namin ang social media o ang digital world. Kasama na dyan ang mga podcasters, bloggers, mga media influencers. Nandiyan dyan na rin ang larangan ng sports o sector ng sports na isa po sa talagang noong pamang panahon ay tinatrabaho ko na, nagtatrabaho na po ako doon. And nandiyan na rin po ang mga iba pang advokasya namin na pinasok po namin na naaapektuhan ng multimedia. At ang mga advokasya po yan ay may kinalaman sa edukasyon, sa kalusugan, education, health, tourism, at mga iba pa pong advocacy. And sa pamumuno ko po ngayon, marami kami mga nakalatag na mga proyekto na plano namin gawin. At isa na nga po dyan ang pagkakaroon ng fellowship night kung saan meron kami mga i-recognize na mga co-workers namin na nararapat na bigyan ng parangal. At meron din pong mga kaibigan sa industriya na alam namin na karapat-dapat na tingnan ang mga naging trabaho nila at kontribusyon sa industriya. Plus, meron pa po kami mga programa sa edukasyon para po ma-solidify ang talagang basic core ng pinanggagalingan po ng aming organisasyon, para saan ba kami ngayon, ano ba ang roles namin ngayon na ang digital world ay tila nananalasa, parang bagyo, no? Nananalasa na siya ngayon na at parang numero uno na siyang pinagkukunan ng impormasyon, ng entertainment at ng iba pang klase o uri ng mass media or infotainment ng ating mga kababayan. At marami pa pong ibang aspeto na aming mapag-uusapan or in the future ay pwedeng maging bahagi. Kaya po kayo po bilang mga nandito po at lalo po yung mga talagang sumusubaybay po sa akin bilang si Ambet Nabus, at alam na alam po ang body of work ko, kumbaga. Bukas po ang inyong lingkod, bukas po ang ating channel na ito para po kayo sa mga suggestion ninyo na alam nyo po, kasi baka in one way or another magkatulungan po tayo, kasi marami po akong napapanood ng mga Twitter personalities sa Instagram na ang gagaling, ang uhusay, lalo na yung mga bagong dugo ngayon na kailangan lang bigyan ng proper guidance, kumbaga uigiya lang
ng mga kagaya naming nauna sa industriya na to, at maaaring magkasalubungan tayo ng ating mga kaisipan, ng ating mga opinyon, ng ating mga emosyon para sa pagsulong ng magandang arts and culture dito sa ating industriya. Di ba? Ang ganda, napaka-noble. Di ba? Taray lang ng mga imota ganun. So, sana, binubuksan ko po itong channel na to sa ganun at kinakongratulate ko na rin po ang aming pamunaan. Again po, ako yung likod, Ambet Nabos, presidente, ang vice president ay si Rose Garcia, secretary po namin si Joseph Gonzalez, treasurer si Lito Maniago, assistant secretary pala si Diego Dikino, ang auditor is si Glenn Regondola, at ang chairman of the board si Junardo, at ang mga miyembro po namin yan, kasama po dyan si Nora Calderon, si Nitz Merales, si Arniel Serrato, si Lendel Fabella, si Jim P. Anarcon, Leia Salterio, Romina Austria, at ang mga advisors po namin ay sina Noel Ferrer at si Lito Zolueta. Mga pangalan na may kanya-kanya din pong mga baon na kredibilidad, may mga kanya-kanyang bit-bit na mga recognition sa kanila mga naging trabaho at trabaho sa industriyang ito. At may kanya-kanyang talino na talagang pag pinagsama-sama namin ay sana po mabuo yung isang napakagandang mga proyekto. Maaaring may mga hindi pinagkakasundo ang mga issue or mga ganyan. Pero at the end of the day, isang grupo po kami ng focus at ang vision or mission ay makatulong po sa industriya, sa mga industry workers, at makasabay sa pag-agos ng panahon pagdating po sa pagbibigay ng impormasyon, ng kung ano man yung teknolohiya, edukasyon at iba pa. O diba, sa kabilang dako, during our oath-taking po, yan nga po, tuwan-tuwa si Secretary Ralph Recto na ibinahagi po sa amin ang mga plano nila na lalo pat ang asawa po niya ng ating minamahal, ang ating dearest friend, idol friend, kumare na si ating Vivilma Santos, ang star for all seasons, na binalita talaga niya. Actually, sa kanya namin unang narinig kay Secretary Recto na posible nga daw po na ngayong darating na midterm elections in 2025 ay muling tumakbo or i-consider ni Ate V ang pagtakbo bilang gobernador sa lalawigan ng Batangas. Tapos, na-chismis din niya. Talagang sorry, Secretary Recto, sabi ko, ang gagamitin ko salitang chismis. Ano? Na-chika na rin po niya sa amin na, yes, sa pagnanais ng Recto family, Santos Lumanzano family, na ipagpatuloy ang magandang legasiya po nila or legacy nila sa lalawigan ng Batangas, particular sa Lipat, mga Karating Bayan, or sa buong Batangas, ay parang nabuksan na rin ang damdamin at kaisipan ng mga anak nila ni ATV na pasukin na rin ang mundo ng politika. Nasabi nga niya, posibleng si Luis tumakbo bilang vice governor kaya mayor sa Lipa, habang si Ryan Christian naman ay posibleng maging congressman o tumakbo bilang congressman, mga ganon, para lang yung serbisyo, yung mga advokasya, programa, at yun nga pong legacy nila ng pamilya Recto Santos Manzano, ng mayroong magandang track record sa public service, ay magtuloy-tuloy po. At ayun nga, makasama nila ang mga taga Batangas na pagsumikapan pa ang mga iba-ibang programa. Tapos nakakatawa kasi nung chat ko si Ate V that time, na dahil inimbita rin po namin si Ate V na mag-witness po, dahil si Ate V ang isa rin po sa aming hininga ng tulong para makuha po namin or mapapayag namin si Secretary Ralph Recto na maging aming inducting officer para sa Empress. Tapos nung si Ate V rin ang nagbalita po sa amin at nagbigay po sa amin ng confirmation na nung June 11 nga po kami na-confirm na doon kami pupunta sa opisina mismo ni Secretary Ralph, na doon kami mag-oath-taking. Tapos nung inibita namin si ATV, nagkataon lang na meron po siyang previous commitment na kailangan puntahan, kaya nagtitext-text chat na lang po kami. At yung inihandang bouquet ng ating kaibigan si Don Parillas mula sa sandbox para kay ATV na may picture pa, na supposedly para kay ATV, iyon po ang inabot namin kay Secretary Ralph Recto. Natuwan-tuwa naman, kilig na kilig si Ralph Recto nung binalalo na nung binasa po namin yung message para sa kanya ni ATV
na nagko-congratulate po sa amin at nagpapasalamat din kay sa asawa niya na inaccommodate kami doon at binigyan kami ng oras at pagkakataon na makapanayam siya. Yun nga lang, sabi ko nga, anak ko, Ate V, sa dami ng itsinika at ibinalita at binahagi sa amin ni Secretary Ralph Recto, hindi na namin kailangan magtanong pa sa'yo. But anyway, wala pa rin po masyadong confirmation, pero more or less, syempre si Ralph Recto itong nagbabalita sa atin at nagchichika, kaya na-excite ang mga kapwa Vilmanians, natuwa, and lalo na nang kinumpirma din po ni Secretary Ralph Recto na posible rin pong makagawa pa ng isang pelikula bago man lang dumating yung pagkakataon na mag-election or what, para naman daw po yan sa mga tagahanga ni Ate V sa movies. May mga ganong chika din. Although at this early nga pinag-uusapan na natin at naibalita na rin po natin sa ating mga previous episodes na marami na pong kinukonsider at binabasa mga scripts sa Ate V, at ilan nga dito ang napag-usapan na tungkol nga, nauna na nga rito yung kay Direk Chito Ronyo, nakasama yung mga si Judy Ann Santos at mga Santoses, di ba? Involved si Charo Santos, si Enrico Santos, na si Direk Chito Ronyo mag-direct. And nandiyan din yung pagsasamahan ng mag-asawang Antoinette Hadaoni at saka si si Dan Villegas. Yan, na nakikita natin, nakapost na sa mga social media account, lalo na sa Facebook, yung mga meeting-meeting nila, kasi may maganda yatang proyektong naiisip naman itong grupo ng Mentor Film Outfit under Brian Diamante, na inaalok din nila kay Ate V na maganda rin at sinasabing kinukonsider din. Tapos meron pa ako narinig na itong stage play on the life of yung mediatrix na yung naghihimala sa Batangas, sa Lipa, yung istorya ng madre na ngayon ay nasa play, yung Grace na napapanood ngayon sa CCP po, ay parang isa sa mga proyekto ni Jeff Ituria na gustong isa pelikula, at napipisil nga po niya si Ate V na parang nakukumbinsin ng ano. Kaya ang alam ko, manonood o nanood na si Ate V nitong stage play na ito, para na-excite siya doon sa binalita sa kanya ni extra director Jeff Ituria na talaga namang parang ang ganda-ganda ng proyekto nito, at sayang panghihinayangan niya kung hindi na doon yung magagawa sa mga pagkakataon. So ang dami mga nangyayari ngayon, ang dami ring mga bagong balita, and sa gitna nga po ito ng aming bagong samahan din na inaasahan din namin na makakasabay sa mga ganitong kalakaran sa mundo ng television, sa mundo ng pelikula, at marami kami mga makakakolab ng mga iba pang grupo din. Sana po kayo po mga nanonood at supporters po ng Unbettable Channel ay ma-channel. Ay, nabubulon na ako. Ay, makiisa rin po sa amin, at kayo po inaasahan namin dahil po ang inyong suggestion, opinion, at ang inyong makabuluhang pagpupuna ay malaking bahagi pa, makakatulong po sa amin yan. Maraming salamat po. Ako ang inyong lingkod, Papa Unbettable. Ambet Nabos, nagpapasalamat rin po ako sa aming mga sponsors, sa aming mga regular pong nagbibigay po ng ayuda sa program, sa maliit na channel na ito. Sa inyong lahat, sa aming mga tagahanga, mga tagahanga na talaga, pati na din po sa mga nanonood po sa akin sa Maritas University, I thank you.